red items ka freshness mood ay di pa huhuli. Let's hear it from Nanay Christy. Mga kapatid, gawing hobby, tumutok sa balitang juicy sa 92.3 Intrigang super hit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute, pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayanin. Sa Radyo 592.3. This is it, Wallastic Christy. For Minute, Christy. For Minute. Mga balitang showbiz tatalakayin, bawat anggulo bubusisiin, dahil walang isyong uurungan, bawat komentaryo palaban. Ito ang programang may kasamang kantahan at tawanan. Sa reyna ng chika na si Nike Christy, hindi ka maiiwan. Tara na't makipagchikahan. Oras na para sa Christopher Minute. Ngayong araw sa Christopher Minute. Zian Lim at Iris Lee. 2 years na magkaligin habang sila pa ni Kim Chu. Alden Richards gumastos ng malaki, makasama lang si Catherine Bernardo. Cheating issue kay Mark Fingris, nagsusumigaw na fake news. Paolo Contis, naunsya niya ang pagbili ng bahay sa pagkawala ng show. Ang may iinit sa showbiz balita, narito na! Naku, alauna na po uli ng tanghali mga kapatid at syempre, buhay na naman po tayong lahat sa pakikipagkwentuhan sa ating mga chika at intriga dito po sa Christopher Minute. Magandang tanghali po sa lahat ng mga CFMers dito sa ating bayan, lalong-lalo na po sa magigiting nating OFW sa iba't ibang sulok ng buong mundo. Heto na po, nagkakarinigan na tayo ng sakdal linaw sa 92.3 Radyo 5 True FM sa totoo tayo. At nagkakakitaan din po tayo ng pagkalinaw-linaw ngayon sa Signal 1PH. Ganun din po sa Radyo 5 FB Live YouTube at Signal Play App. Kumusta naman kaya ang aking partner? I miss you, Romel Chica. Kumusta ka na? I miss you too, Nanay. At maraming salamat sa pabahay kubo mo. At syempre, ang dito na naman po kami ni Nanay. Monday na naman po, laban na. Nakapagpahinga na lahat. Kaya-share yun na po ang ating FB at YouTube para sa mga post, tweet at comments. At huwag pong kalilimutan ang ating official hashtag. Hashtag Christopher Minute. Salamat po. Okay. At syempre, Romel, April 1 ngayon. Nako. April Fool's Day, sabi nga. Kung may mangungutang po sa inyo,
huwag po niyong bibigyan dahil baka mamaya ay lokohan lamang yan. Ngayon, Abril 1, bukas makalawa, sabi ko nga kay Boyce Caragay kanina, nagte-text kami, Pasko na, ganun kabilis. At yung pong pagbabakasyon nitong nakaraang mahal na araw, ay sus, akala natin ay mabagal ang takbo ng oras sa probinsya. Hindi po, para lang tayo na naginip. Umalis ka ganun ng kabilis. Umalis ka na Huwebes, magbalik Linggo. Ala, ganun na lang. 'Di ba? Ang bilis ng araw. Super bilis po. Kaya eto na rin ang super bilis nating paglalatag sa inyo ng mga kwento. Ikaw ba'y naniniwala na sina Zian Limpa at Kim Chu ay naglilibi na sila nitong si Iris Lee na nagpakasal na raw sa New York? Naniniwala ka ba? No, hindi ako naniniwalang live-in eh, pero alam ko, may namamagitan sa kanila. Kasi noon pa yan eh, na hindi lang matukoy-tukoy, masabi-sabi. Hanggat nung nag-announce sila, nang meron silang in-announce pareho, nagbigay silang statement, sakalang lumutang ang pangalan ng Iris Lee na isang producer, di ba? Ako naman, ang iniisip ko, wala bang butas ang ilong nitong si Kim Chu? Para hindi man lamang niya maamuyan naman ang nagaganap sa kanyang paligid. Boyfriend niya si Zian Lim. 11 years sila na naging magkarelasyon. Ano at bakit at paano na nakikipag-live-in pala sa ibang babae itong si Zian nang walang kamalak-malak o kaalam-alam itong si Kim Chu? Ano to? Wala siyang pang-amoy? Lagi siyang may sipon? Ano to? Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala. Yung maaari pang hindi. Opo na. Maaari pang lumalabas-labas sila nung producer na yon. At yun naman ang pagkakataong hindi na nagpaparamdam na sinasabi ni Kim na wala na silang usapan, wala nang paramdam si Sian noong mga panahon na yan. Diba? Yung kasalan nga sa New York, kung hindi sila magsasalitang pareho, questionable pa rin yun eh. Dahil kasi nagsimula lang naman sa mga kwento yan. Pero ang nakapagtataka, yung lumitaw, yung issue na sila pa ni Kim Chu, sila na rin ni Iris Lee. Meron na palang ghosting. Ano to? Sobra bang martir si Kim Chu na kayang lunukin, na kayang itaya ang kanyang pagkatao sa isang relasyon na ganyan ang ginagawa sa kanya? Kaawa-awa naman siya kung gano'n. At kung totoo nga ang kwento na nagli-live-in na si Zian Lim at si Iris Lee nang sila pa ni Kim Chu, napakasakit nun para kay Kim Chu. Grabe. Double-double, triple ang sakit niyan. Kure, kaya sana naman hindi totoo yan kasi pag yan, lalong magagalit ang taong bayan kay Zian Lim kapag lumabas ang totoong yan, di ba? Wala nang kumakampi sa kanya sa split up na yan eh. Yung mabalita pa, niloko pala niya ng hayaga na lantara ng ganyan si Kim Chu na ang akala siguro naman ni Kim Chu sa pagpapakatotoo niya sa kanyang pakikipagmahalan, tatayuan siya ng isang rebulto ng kamartiran. Diba? Pero palagi ko hindi totoo yan dahil si Kim, hindi naman siguro siya ganun katanga. Diba? Tanga lang ang babae na makakatanggap ng ganung sitwasyon. Sabi ni, nako ang unang-una nagpadala, si Juris Dr. Channel ng Amerika. Ang sabi niya, siyempre ang mga mangga ay kakapit talaga sa isang film producer na mas masagana ang ani. At kung totoo man ang napabalita nilang kasal sa New York, edi congrats. Sana makapaghanda ng prenuptial agreement si Iris Lee dahil digital man ngayon ang karma. Nakakaalul si Juris Doctor. Ano? Talaga nag-anticipate na siya ng mga darating na senaryo, di ba? Eto po, pangalawa naman siyempre, ang ating pambato ng Pilipinas, si John. Ayan. Back to basics na tayo, back to normal. Eto, buhay na uli. Ay, naku, namumula na naman ang hasang ng mga Marites na katulad ko. Hindi ako naniniwala na magka-live-in na si Iris Lee at si Gia ng 2 years. Pwede pang pinagsabay niya. Dahil ayoko namang tanggapin at hindi ko kayang tanggapin na napakatanga nitong si Kim Chu para hindi maramdaman ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Nakakaawa itong si Kim Chu. Dapat magising na siya sa katotohanan. Mag-iwan siya ng kaunti para sa sarili niya para pag may nagmahal uli sa kanya at minahal niya, mayroon pa siyang ibibigay. John, kumpleto. Napakaganda naman ang mensahe mo.
Thank you so much. Hay nako, sabi naman ni Marie Supermation Espiritu, sobrang nang gigigil ako kay Zian Lim. Nay, ang kapal ng mukha. Akala mo kung sinong matino magsalita, yung pala manluloko to the highest level din pala. Huwag ako, pag ganitong sumasabay sa init ng panahon, ang init ng ulo ko, huh? Sabi niya, galit na galit si Marichu. Diba? Oh, nako. Mm-hmm. Walang pasensya ngayon mga CFM kasi nuknukan ng init talaga. Ay, sobra. Talagang talaga. Huwag po tayo makalilimot ha. Stay hydrated. Sabi nga, uminom po tayo. Uminom po tayo ng tubig madalas para po tayo ay yung quick na ano, yung paliligo, biglaan. Ganun. Parang kumbaga sa tulog yan eh, yung nap na tinatawag natin, di ba? Napakaganda po niyan. At saka yung paliligo ng biglaan para makaalpas tayo sa init. Grabe, umiwas po tayo sa heat stroke. Usong-uso yes. po ngayon yan. Sabi naman ni Tita Nene Olanday, Tita, girlfriend pa, baka pwede pa ni Sian, si Irene C. Pero live-in sila, parang di naman po totoo. Alam nga namang hindi maramdaman kahit papaano yan ni Kim. Oo nga naman, di ba? Totoo yan. Alam nga namang, ano ba si Kim Chu? Babaeng walang pakiramdam. Alam mo, sa mga ganyan, kalokohan yan eh. Schedule pa lang ng lalaki, malalaman mo na eh. Yung bigla-bigla na schedule na nagbabago. Diba? Huwag na yun. Maraming plastic ngayon eh. Pupwedeng magpang... Hindi nga ba't ang mga nanloloko raw eh, sobrang mahal yung niloloko. Nagpapakita, diba? Parang malambing na malambing doon sa niloloko kapag nanloloko ang lalaki. Pero, alam mo, kayang-kaya bandalhin ng isang lalaki na lokohin ng isang babae na talagang itinuring ng siya ang kinabukasan at panghabang buhay. Nakakagalit. Grabe, nakakagalit. Oo, oo, oo. Hay, at ito si Pinay, no, biri mo, kung di siya nagsalita, ano yun? Sinarili niya lang, nararamdaman niya. Parang ang hirap naman yata, no? Di ba? Para hindi ka magsalita, niyuyura ka na pagkababae mo. Oo. Diba? Martir itong babaeng ito. Naku, martir ito. Martir na martir ito. Ayaan mo, isang araw, baka igawa na siya ng pelikula. Ang martir ng Cebu. Diba? Yan. At sabi ni Tita Julie Paras, April Fools, ang chika na to, na 2 years na silang live-in ng present girl niya. Sabi ni Tita Julie Paras, yun lang, sabi niya. Sana nga naman, ano, April Fools Day, baka nga naman. Sana nga, di ba? Sana. Yun. Napakagwapo mo naman, Mr. X. Sabi ni Boy si Karagay. May girlfriend ka na that time. Tapos, jowa mo pa rin sa Iris Lee. Kim, wala ka bang mga espiya o pang-amoy man lang? Hindi ako naniniwala sa Iris Mr. X na yan. Oo, ay, alam mo, anong nangyari talaga kay Sian kung paano hindi rin tayo naniwala ano sila ni Kim Chu. No? Totoo. Ayan, tuwi-tuwi talaga yan, no? Totoo. Kukumbinsin niya talaga tayo. Ang tagal-tagal natin bago naniwala na sila na pala. Nakakaloka. Naku, iwanan na nga natin si Mr. X. Diba? Dito na tayo sa ating paboritong ikwento. Of Ayan. Course, ang nag-iisang Alden Richards. Diba naman? Alam mo, aliw na aliw ako sa kanya. Sa birthday party ni Catherine Bernardo sa Palawan, nung nakipag-duet siya kay Kakay. Alam mo, ang dami kasi pumapansin na, ay sintunado, ay ganito, ay ganyan. Hindi. Pagka-cute ang naramdaman ko doon. Nakakatuwa, sabi niya, hindi ko ang ginagawa nito, hindi ko ginagawa ito, cut putek. Sabi niya, di ba? Nakakaaliw. Di ba? At saka, alam mo, Romel, gumastos siya ng malaki, makarating lamang. Sa birthday ni Catherine Bernardo, bumayad siya ng private plane. Ay, iba yung Alden. Lalaban ka ron. Number niya. One talaga to si Alden sa akin talaga. Grabe, grabe. Para lamang mapagbigyan ng imbitasyon ng isang babaeng hindi niya naman karelasyon pero nagbibigay rin ng importansya sa kanya, gumawa ng paraan si Tisoy para makarating kasamang mga kaibigan sa Palawan. Ang galing. Clap, clap, clap talaga kay Alden. At happiest birthday niya ito, sabi ni Catherine. Ay, oo. Diba naman? Correct. Nakakatuwa. At deserving naman.
Napaka-deserving naman itong si Catherine Bernardo na paligayahin ang kanyang sarili sa kanyang kaarawan, di ba? Correct. At naalala at nai mo ka nakakakita na tayo ng liwanag na ang Hello Love Goodbye Part 2. Magkakaroon na ng ikalawang yugto. Hari na wa. At saka napansin mo, nabawasan kundi man wala na yung mga bashers ni Alden ngayon. Lahat yes. Halos sila ay parang oo, naku, hinihintay na nila ang ano, ang Hello Love Goodbye. Si Jericho ang talaga napupuruhan ngayon. Oh, ang tawag nila Uncle. Uncle Jericho, huwag ka nang sumingit. Uncle, Tio Jericho, huwag ka nang sumingit. Eh, malay naman natin kung ano ang plano ng Star oo. Cinema para sa kanila, di ba? Correct. Yun yun. Oo. Naku, ang dami-dami talaga dito. Sabi ni Lara May Abrigo, at Nay, wala pong nag-inform na beach party ang birthday ni Kat, kaya asartalo siya nang dumating po siya. Napaka asputing po kasi ni Tisoy ko, haha. Iba po talaga si Tisoy magpahalaga sa kaibigan. Totoo yan. Ito ang bata na, alam mo, Romel, isa-isahin mo lahat ang dumalo sa party. Ibukod mo muna si Alden. Ito yung mga artista na noon ay namamayagpag. Namamayagpag habang si Alden Richards ay nangangarap pa lamang sa seryeng Alakdana. Ngayon, gumulong ang panahon, nagbago ang timpla ng kapalaran. Si Alden ang nasa ituktok ng Tatsulok ngayon. Yung mga inabutan niya doon sa party, yun ang mga nangangarap muli ngayon. Ganyan ang kapalaran. Correct. Diba? Yung darating ka doon sa Palawan, Nay, oh, private plane. Diyos ko, ano to? Diyos ko, iba ka, Alden. Ibang klase. Ibang klase magpahalaga. Humble, napakatotoo, mapagpahalaga. Ano pa? May kulang pa ba? Nako, sabi ni Lulu Malig ng San Jose, California. Nako, nanay, yan po ang pinakahihintay ko. Ang matuloy na ang Hello, Love, Goodbye Part 2. Talaga pong Alden Catherine ako. Alam naman po natin na si Lulu Malig ay naging teacher ng dalawang kapatid ni Catherine sa Cabanatuan City. At kilalang kilala po niya ang pamilya Bernardo, ang aming kababayan. Yon, ayan. Aha, nako, eto pa. Ang sabi ni Juris Dr. Chanel, ang haba ng hair ni Catherine Bernardo. Totoo. Abot hanggang dito sa Mountain View, California. Ang haba. Ilang pun libong milya ang inabot. Sana ay meron tayong isang tunay na kaibigan na kagaya ni Alden Richards. Yung handang gumastos para sa iyo. At hindi ka tulad ng iba dyan na ikaw pa ang uhutangan nila. Ayan na. Alam mo, nag-iisa ka lang talaga, Juris Dr. Chanel. Swak na swak talaga. Unang araw, ano, pagkatapos ng mahal na araw. Ito, sa pool, lahat ang kanyang ano. At sabi ni Tita Nene Olanday, ikaw na talaga, Alden Richards, gumawa ka ng paraan para makarating lang sa birthday ni Catherine. At kaabang-abang na ang pelikula niyong dalawa. Ay nako, ito ang talaga super duper blockbuster po ito kapag natuloy. Di ba naman? Yes. Sobra. At saka di ba na nakita mo, di ba? Di ba pag mahal na araw pala, hindi umalis si Ali, kasama niya lang ang lola at lolo niya. Kasi at kung umalis man, at kung magbakasyon man, kasama niya ang kanyang buong pamilya. Ito kasi yung panahon na sabi nga niya, iniukol niya ang panahon sa pangangarap. Pangarap niya eh, na makilala at swertehin sa pag-aartista. Nagkaroon siya ng panahon na pagdamutan niya ng emosyon ang kanyang pamilya. Ito yon, ito yung pagbawi niya. Kapag may panahon na talagang pwede niyang magamit na kasama ang pamilya niya, mula lolo, lola, tatay, mga kapatid, ginagawa niya talaga. At kung mag-abroad man si Alden kapag Pasko o bagong taon, kasama pa rin ang kanyang buong pamilya. Napakaganda. Napakaganda talaga, di ba? Nako, sabi ni John, nako, Catherine, kasi may kimchi to eh. Nako, Catherine, huwag kang tutulad kay kimchi na walang pang-amoy. Ayan na, lumalapit na sa'yo ang lalaking magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Amuyan mo na yan, Catherine Bernardo. Huwag ka nang humanap pa ng iba. Alden Richards ka na, please. Ay,
Ang ganda-ganda naman ito. Sobra yung pagre-reto. Oo, sobra reto. Tulak, kaibigan ba ito? Ako talagang ano na ito. At happy birthday kay Catherine Bernardo. Bumati naman sa kanya si Daniel Padilla, kaya lang hindi niya nabasa. Dali nan-follow na niya sa IG. Diba? Kaya wala tayong maihintay na reply. Oo. Ay nako. Nakakatuwa itong mga kwentong ganito. Sabi pa uli ni John, Catherine Bernardo, you're the best. At tama ang sinabi mo, this is your happiest birthday. Dahil dati ay pinaghihigpitan ka ng taong hindi pa naman nagmamayari ng buhay at puso mo dahil hindi mo pa asawa. Ayan ang sabi niya, tama naman. Happy Monday po, sabi ni Philip Villanueva. Basta po ako, marinig ko lang on air na ang CFM. Okay na po, at ang mga comments ng aking mga ka-CFMers, solve na po ang 5 days na paghihintay. Love you po. Anak, we love you more. We love you more, Philip Villanueva. Ang ibang mga text messages, nakahabol ko to bago tayo mag-break. Finally, hello love, goodbye part 2 will soon be in the works. Sana sila na in real life. Bagay sila. Sabi ni Ching Bautista Silverio na napakasukil na talagang tuwan-tuwa. Maraming salamat sa inyo ni John. At mga kapatid, syempre, dyan lamang po kayo. Magbabalik agad-agad ang inyong programa. At ito po ang Christy for Bennett. Mwah, mwah, maraming salamat po. Thank you. Ako, ang dami pa. Salamat po. May magkakaroon pa ba kay Nanay Christina? Sadyang tumatawin, lumilipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista. Ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot. Buong bansa, buong mundo ang siyang tumututok. Oli ka na. Kaya tara ka na. Let's go! Christy per minute na. Christy per minute na naman. Puno ng intriga, tanggal ng problema. Dahil Christy per minute na. Christy per minute na. Christy per minute na naman. Puno ng chismis pero may pangaral pa. Dahil Christy per minute na. Kahit magpaikot-ikot, ganakainin ang Christy Permanent! Hindi pa huli ito sa nakawili-wili, iba ang humuhirit sa Christy Permanent! Natuhan, tawan ang kantahan, kulitan, nasab sila na Christy sa Radyo 592.3. This is it! This is it! Wallace! This is it! Wallace! This is it! Christy Permanent! Listen and be released. If you want your mind to be refreshed,
May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Mm-hmm. Ako po si Oriel Casio. May maitatago ka ba kay Nanay Christy? Ako po si Glock 9. Paalam na aking mahal. Pero syempre, walang showbiz chika na magpapaalam pagdating kay Nanay Christy. Ito po si Rachel Alejandro para sa Christy for a Minute. Tutok lagi sa 1PH, Radyo 5 at Signal Play app. Sariyang tawili-wili, ipatong huminit sa Christopher Minute. May kwentuhan, tawanan, kantahan, ulitan. Andyan si Nanay Christy sa Radyo 592.3. This is it, Walastik, Christy. Saya may dumadalo pang artista, lahat na aakit sa Christopher Minute. Mga balita at intriga, may init na chika. Andyan si Nanay Christy, si Romel din ay kasali sa Radyo 592.3. This is it, Walastik, Christy. Okay, Romel, maraming salamat kay Archie D, Idol Lord Devera and Ka Erning, DJ Chacha, and Kuyang Ted Pailon is back. Ayan. Tito Al Mendoza and Tito Sol Hubida, salamat po. Marion Ashley and Lala Honor, ingat kayo mga anak. At Jay Brothers, maraming salamat sa inyo. Ang mga hindi nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Vincula and Mama Noemi, maraming salamat. Tito Boy, Christopher Ramos, and of course, MTRCB member Richard Reynoso. Na-miss ko ito, Ulta Bayo, ang nagbibigay po sa atin ng quality sleep. Ito po'y nagbibigay sa atin ng hayahay na tulog at paggising pa lang po sa umaga, hindi tayo makakaramdam na parang tayo napapagod na kahit wala pa tayong ginagawa. Ulta Bayo lamang po ang magbibigay sa atin ng biyaya na masarap na tulog at katawan na malakas, hindi tayo papasukin ng stress, binabantayan pa ang ating immune system. And congratulations kina Brian and Joyce Posadas, may Ulta Bayo baby na kami, kapapanganak lang ni Joyce. Congratulations sa inyo, Ulta Bayo baby, at kay Inday Karya ng Finland, congrats sa inyo ni Robert. Ayan, Ulta Bayo po mga kapatid, para magkaroon po tayo ng masarap na tulog. Eto na po yan. Yan, syempre pa, di ba? At itutuloy-tuloy ko na ang pangungumusta na na-miss ko na ilang araw. Rhea Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan, Lloyd Saginsin, at Juvians po ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Jenny Briones ng Arizona, Neneng Putot Gensoli, and Joseph ng LA. Ompong and Merly Ventura, mga anak, mag-ingat kayo dyan sa Sydney. Nori Cornejo, Ana de Guzman, Florigna, at syempre ang rampadorang reyna ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry, and Kenzo Bongbong. Ay nako, Amitis Bilya Jean, magandang tanghali. Juris, Dr. Channel, Neng Cabrera, Herminia Carrion, na walang pakialam kay Sian Lim. Kasi kinpaw siya talaga. Reggie Coloma ng Greece, magandang tanghali po sa inyong lahat. Marami lang tayong pasunong na mensahe dito. Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin ng maligayang kaarawan ang dalawang taong napakalapit sa puso ko at mahal na mahal ko. Una ay ang aking pamangkin na si Ferdy De Leon. Happy birthday sa iyo mula birthday sa aming buong pamilya. At syempre ang aking forever idol mula nung 70s, Tirso Cruz III, nag-iisang forever idol. Happy birthday po! Sa telepono ko ang nakalagay sa kanya ay forever idol. Kay Martin Yebera naman ay idolo ko. Diba? At syempre meron tayong babatiin na talaga namang grabe, nung last year binati natin siya, si Lola Maria Tuason.
102 years old na siya ngayon. 102. Lola Maria Tuason. Ano to? Lola ng husband ng aking pamangkin na si Tina Escubio. Maligayang kaarawan po sa inyo at nakumabuhay po kayo hanggang gusto nyo, sabi happy nga natin. Happy birthday po. Diba? At si best friend ko naman, of course, ako binabati naman niya. Si ang high school classmate niya na si Dory Santos Rodriguez, of course. Ayan. Ay nako, nakakatuwa. Ang dami-dami talagang bumabati sa atin ngayon, 'di ba naman? Nakakatuwa. Ikaw baka may babatiin ka diyan, ha? Isingit mo na ngayon pa lang. Mm-hmm. At siyempre, ang aking mga kaibigan na talaga naman nakatutok talaga sila, Imo. Ayan. Happy Uy, Easter, Imo. Namimiss ko si Imo. Ed Alejandrino, maraming salamat sa iyo, ha. Best friend, thank you so much. Okay, dito na tayo. Ayun na. Naku, ito yung nagsusumigaw na fake news. Diba na issue itong si Mark Pingris kay Kim Rodriguez. Mm-hmm. Alam mo, sa mga taong nakakakilala kay Mark Pingris, sumisigaw kami. Fake news ito. Napakaganda ng relasyon nila ni Danica Soto. Grabe. Good. Mula nung magsama sila bilang mag-asawa, kahit nung magkarelasyon pa lang, napakaganda na, maayos. At naku, family man, itong si Mark Pingris. Kaya kung pwede lang, tantanan po yung mga ganyang issue dahil walang katotohanan yan. Okay? At ito namang si Kim, hindi naman sa kanya galing yan eh. Oh, hindi naman yan. Nagkataon lang na yung background nila, no, magpunta siguro pareho sila sa Sydney, ay yung opera house. Oh, nga po. Kami ba walang ganyan retrato? Ang ibang kapwa Pilipino ba walang ganyan retrato? Mar Yosef, kahit sino po pwedeng, pagpunta mo ng Sydney, ano ba una mong pupuntahan? Siyempre, opera. mga pamosong lugar. Oo. Nagkataon lang. News kasi ng team ni Mark Ingrid noon, itong si Kim. Tapos meron pang old gasolinahan daw na meron din daw silang retrato pareho, magkahiwalay. Bakit? Ako ba hindi pwede magpakarga ng gasolina doon sa old gasoline house na yon? Diba? At saka may kong pagbabasihan talaga yung mga litrato ni Mark Pingris. February pa, March naman ito, si Kim. Kaya nuknukan ng layo, diba? Kung magbabasa sila at totoo sila. Yan. Grabe. Nasubaybayan diba? Po namin ang relasyon ni Mark Pingris at ni Danica Soto. Unang-una si Mark, sumikat na basketballista, pero never nating nakita na nagyabang, na nagpaka-playboy. Alam ba, pag muuwi siya ng Pangasinan, nanghuhuli pa siya ng ararawan. Kasama niya yung mga barkada niya nung bata pa siya, yung mga taga-palengke, nung walang-wala pa sila ng mama niya. Kaya, wag nating wasakin ang isang napakagandang relasyon. Kahit si Tito Manny Garcia, kontrang-kontra sa kwento na yan. Dahil alam niya na si Mark Pingris ay isang tao, family man, asawa at ama na mapagkakatiwalaan, di ba? Correct. Si Mark Pingris pa, ba't hindi yung ibang basketball player na talaga matalikod lang ang asawa, eh talaga nang go-ghosting. Di ba? Yan. Kalokohan. Ay nako, yan cheating-cheating issue na yan. Huwag na. Tito Manny, ite-text ko sa'yo mamaya. Tinatanong niya sa SNN daw kagabi, sino daw yung aktor-aktora na sinasabi ni Baricotot. Nako, Tito Manny, nakakaloka pag nalaman mo. Aktor-aktoran, aktres-aktresan, oo. Hindi ako naniniwala sa cheating issue ni Mark. Fake news yan. Behave si Mark Pingris, truly a family man. Tahimik na tao lang siya. Kabalayan ko, siyempre, sabi ni Boyce Caragay. Oo, kahit hindi kabalayan, anak, totoo, kilala namin si Mark Pingris. Napaka-family man niya. Ayan tuloy, naglabas tuloy sila ng retrato ni Danica kasama yung tatlong anak habang nasa beach, di ba? Oo, nagbaka siya ng pamilya, buong-buo, pinakikita talaga. At saka yung mga kaibigan nila Danica ang umaalma, sabi, huwag nga kayong gumawa ng kwento. Kaya nga sa Danica pa nga na, kalma lang, guy. Sinasama kayo, kalma lang kayo. Totoo, huwag natin patulan, parang ganyan. Kahit naman si Kim Rodriguez, wala naman kasing, hindi naman sa kanya nang galing yung issue na yan eh. Pinalaki lang ng mga taong walang magawa sa buhay. Diba? Mm-hmm. Kung wala kayong magawa sa buhay, manahimik kayo. Hindi yung pati ang pagsasama ng mag-asawa, guguluhin nyo.
takot na lang ni Mark Pingree sa mga soto charot. At saka hindi na, di ba nung, nung mga interview ni Mark Pingree sa mga nagdaan, talagang pamilya talaga importante sa kanya. Wala, ito, kilala natin si Mark Pingree talaga. Yun lang hindi pagbabago ng kanyang ugali mula nung siya'y naging sikat na basketballista, mula sa isang napakatahimik at napakasimpleng anak ng Poso Rubio, di ba? Aba, Diyos ko, napakalaking katangian na ni Mark Pingree yan. Grabe, di ba? Tsaka yan, hindi aalis na hindi kasama pamilya, mahal na mahal niya ang kanya mag-iina, sa totoo lang. Correct. Nay, palagay po, hindi po tunay yan. Isang malaking fake news. Knowing Danica po and the mom na maaaring di magsalita kung totoo yan. Mga walang magawa sa buhay. Marurumiisip. Kahit Holy Week, manahimik, sabi ni Dan Clavesillas. Oo, nun lumutang ito, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo de Ramos, hindi, ala na ba talaga kayong, ano, hindi na ba kayo gumagalang? Hindi man lang ba kayo rumerespeto sa pagtitika at pagninilay-nilay? Maawat mahigit naman kayo dyan. At saka na hindi nila talaga tinatantanan at hindi naghihiwalay. Kasi noon ba to eh, parang Pebrero pa to lumabas ang issue to, blind item. Ito ngayon pinangalahan. Inulit. Alam mo, kung hindi nyo kayang pumunta ng Sydney at magpakuha ng picture sa harap ng Opera House at sa gasolinahan na yan, kung saan man timbok to yan, tumahimik na lang kayo. Naku, napakaganda ng buhay ng mag-asawa. Fake news yan, sabi ni Tita Nene Olanday. Napakaganda, tahimik ang relasyon ni na Mark at Danica. Totoo naman. Hello. Sabi ni Toby Murabe, nako, syempre, Vic Soto, number one fan. Ayan, oo. Aha. Hello, Kuya Romel, Nanay Christy, from Tagos, Matalom, Leyte. Ay, nandun pala si Toby ngayon. Nakatutok na po ang buong Amoren family. Belated happy birthday po kay Mama Vilma Amoren. Oy Toby, mag-iingat ka dyan sa Leyte, anak ha. Kumusta kay Mama Ana? At eto sabi ni Philip Villanueva, mas maganda po siguro ang mga pictures na kukuha ng lagyan ng date. Pwede naman po yan sa mga bagong gadget. Lagyan nga naman ng date kasi. No? Lagyan ng date para hindi na naliligaw pa. Ayan. Okay. Nako, sabi ni Tito Manny, si Chuchu daw yon. Mismo, Tito Manny Garcia. Siya nga, at wala nang iba pa. Mahal na mahal ko kayo ni Tita Norski. Nag-iisa ka lang, Tito Manny. Nay, basta ako excited sa pagfirma ni Kuya Will sa TV5. Itong linggo na ito, asahan mo to, Jamie Dasha at Sioni Sebastian. Pipirma na si Willie Revillame ng kontrata sa MediaQuest. Okay, YT messages na tayo, anak. Ito na, Nay, si Bacon the Corgi Bernal. Hi, Nanay Chrissy and Rommel from Sydney, Australia. Bacon the Corgi, na-miss kita, anak. Magpaparetrato din tayo dyan sa Opera House. Okay. Yeah. At si Iram Lia, present po. Happy Monday po, Nanay Chrissy and Rommel. At mga CFMers worldwide, love. Salamat po. Si Iram Lia, nagsimba kahapon. Ang daming Pilipino, punong-puno raw ang simbahan. Iba ang Pinoy, kahit saan makarating. Ang pag-alala sa Lent, ganun na lang talaga. Okay. Iram Lia, mag-iingat ka, anak. Ganun na si Arlene Martin. Magandang umaga, Nanay at Rommel. Greetings from Bourbonnais, Illinois. Nagdalawang isip Chicago lang alam mo dyan, ano. Correct. Bourbonnais. Bourbonnais pala. Arlene, thank you. Kasi ka mo ka na sabihin Bourbonnais. Okay, Bourbonnais. Okay. Aha. At Chichiro Kansaki, maligayang April Fool's Day sa inyong lahat, Nanay Chris and Rommel Chica at sa mga CFMers. Shout out po, Pinagsama, Taguig City. Nako, Chichiro Kansaki, salamat anak, thank you. At susunod, ayan. Sino ka? Nako, mayang siya yon, tama. Oo, tama kayo ni Tito Manny Garcia, siya nga yon, wala nang iba pa. Agree ako sa dapat lang yan ng date ang mga pictures para hindi nagagamit pati yung mga na-capture pa nung panahon ng kopong-kopong ng unang digmaang pandaigdig, sabi ni Eddie Letada. At saka botong-boto siya kay Alden at saka kay Catherine. At sabi naman ni Wating-Wating, nagising na. Nanay, welcome back. Ikaw rin, anak.
I miss you. I'm sure hindi niya gagawin si Mark Pingris kung ayaw niyang masaktan. Sabi ni Wating Wating. Okay anak, meron pa dyan. Eto na si Lourdes Ocampo. Hi po, from Alberta, Canada. Dito po kami sa Pinas. Wow. Now hi, Alberta, Canada. Lourdes, maraming salamat sa lahat po ng mga taga-Alberta tulad ng Edmonton, ng Calgary. Tuatawid pa tayo ng Saskatoon, Saskatchewan. Sa inyong lahat dyan, hello, hello po sa inyo. Thank at you, Lourdes. Nabati na natin ito si Soro Kansaki. Nabati na po yan. Ito si Minnie May. Happy Monday, Nairobi, at all CFMers, SNNers. Happy watching. Love, love, love from Seoul, Korea. Sarang amida, Minnie May. Maraming salamat. Okay. At si Aline Hungko. Magandang hapon po, Ma'am Christy Permit and si Rommel Chica. Mapagpalang Pasko ng pagkabuhay po. Ingat po kayo lagi. God bless po. Salamat Aline, po. Maraming salamat sa iyo. Mawili ka sana sa amin. Aline, thank you. Sige pa. Sir Minya Carillo, no? Ayaw na ayaw talaga nito kay Sian Lim. Laos na yan, sabi niya. Okay. At si Cheryl Osorio, hello po sa inyong dalawa. Hello din po. Cheryl Osorio, pakilagay next time mo mag-text, anak, kung saan ka namin. Kung taga saan ka. Thank you, Cheryl. Eto, si Boyet Magsipok. Hi, Nay Chris, eh, Romel. Pakishout naman po ako. It's nice to be back. Working from Malabon City. Oh. Boyet Magsipok, maraming salamat sa iyo. Kumusta sa mga taga Malabon? At si Flor Igna, late ako, traffic train sa Nagoya. Ay, na-traffic lagi train sa Nagoya. Lagi ko siyang binabate, di ba, si Flor Igna? Ano ibabati natin sa kanya? Domo, konnichiwa, gano'n. Domo, arigato. Ayan, yes. Yun lang naman alam ko, ikaw ang sagana. Okay. Eto na, si Aurelien, happy Monday night, Chris and Rommel. Greetings from the Bug City, Daly City, California. Ayan, Aurelien, kumusta sa lahat ng mga Pinoy dyan sa Sierra Monte Mall? Diyan nag-iipon-ipon. Diyan sa San Francisco, naghihintay ng kanilang mga sweldo. Okay. Wow. Christy Anota. Hello po, Nanay Christy. At Rommel, happy watching from nurses in Sweden. Gustong gusto ko ang pangalan mo. Christy Anota ng Sweden. Thank you. Si May Lelis. Happy watching from Dubai. Dubai naman. May Lelis. Salamat sa'yo. At si Pia underscore cutie. Hi po na. And Rommel watching from Melbourne. Hi rin po sa pamilya ko sa Pasig. Ayan. Niya. Pia underscore cutie. Salamat anak. Thank you. At si Cesar Bernardo Ribadillo watching from Ibabaw, Bana. Ibabaw, Bana. Kababayan ko. Diba, Cesar? Ayan. Thank you. Uy, teka lang ha, Cesar. Alam mo ba, gawa na yung daan papuntang Bibiklat, Pakabanatuan. Ang bilis ng biyahe. Oo, sa Silek, sa Aliaga. Ang bilis-bilis, Rommel. Para ka lang nililipad ng panahon. Thank you, Cesa. At si Lilian Menjola, always watching po. Of course, Israel. Lilian Menjola, maraming salamat sa iyo, anak. Thank you. At si Joe Florendo, si Jun Morondos, si Louis Tolentino, nako mga Marites na pintor na Pilipino, magandang hapon sa inyo. Okay. At si Mac J. Carp, you're watching from Oriental Mindoro. Yes, oo, Mac J. sa Oriental Mindoro. Thank you so much. Ayan. At meron ano pa dito na si Ricky Bautista. Kamusta po? Mabuti po. Ricky Bautista, thank you. Alam mo, may text dito ha, si John. Kailangan basahin ko to. Lagi kong naririnig sa SNN, unang-una sa listahan, Manny Garcia at Norski. Diyan sa CFM, hindi pwedeng mawala sila. Pati ang pag-abroad nila, alam mo kung nasaan sila. Pwede bang maging ninong ko na rin si Tito Manny Garcia at ninang ko na rin si Ninang Norski? John, hindi namimili ng aanakin at kakaibiganin ang mag-asawang Tito Manny Garcia at Tita Norski. Ganun sila ka katindi. Diba? Okay, thank you, John. Okay. At meron pa dito na si Bayani Makabit. Hello, Nanay Chris. At Rommel watching from Calbayog City. Summer, musta po. Ingat po palagi. Bayani Makabit. Thank you. Po. Ayan. Ay naku, mag-iingat dyan sa Calbayog. At si John Mark Adanza Royo watching from Santo Tomas, Davao del New York. Ay. Ano, sa New York ba si, ano, si John? Ano to, Santo Tomas, Davao del New York. Baka nasa Santo Tomas siya sa Davao, pero naka-base siya sa New York. Pwede. Ganon. Basta. Si Normiel Fernandez, hello po sa inyo from Carcar, Cebu City. Ay, ang sarap ng lechon dyan sa Carcar, Romiel. Grabe, sobra. Parang teka farmer.
Ayan, lechon. Okay. At si Leonisa Bacay, hello po from Rome, Italy. Wow, Leonisa, ipagdasal mo ang ating bayan. Kailangan natin ang mga panalangin, Leonisa. Thank you. At si Liza Pablo, matagal kong di makauwi sa Santa Clara, Quezon. Ay, nako! Liza, umuwi ka, ang bilis-bilis na. Kababayan ko siya, taga Quezon. Taga Visoria naman ako, mga taga Nayon kami. Nako, umuwi ka anak, ang bilis na ng biyahe. Okay. At si Erwin Bray Mendoza, shoutout po. Oslo, Norway. Filipino. Alam ko yan. Mga nurses sa Oslo, Norway. Erwin, salamat anak sa pagiging tulay. At Lucas Yapone, maraming salamat. Thank you so much sa'yo. At yan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa rin po ang Christy per minute. Mwah, mwah, mwah. Thank you. Na-n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 a
gumagawin lumilipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista, ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot, buong bansa, buong mundo ang siyang tumututo. Oling na, kailan tara, let's go! Christy Perminit na, Christy Perminit na, na naman. Dahil Christy Perminit na, Christy Perminit na, Christy Perminit na, na naman. Puno ng chismis pero may pangaral pa, dahil Christy Perminit na. Okay, maraming salamat. Nagulat ako doon ha. Kasi, ayan. At syempre po mga kapatid, pinapaalala ko lang sa inyo ang bantay ng ating kalusugan, ang Ulta Bio. Ito po yung nagbibigay sa atin ng malakas na resistensya. Hindi po tayo makakaramdam ng kapaguran. At ang stress, aalisin sa atin. At ang pinakamahalaga, deep sleep, yung hayahay na tulog po na ang ating mata at isip ay tulog talaga, hindi yung bukas ang ating mata pero bukas din ang ating isip. Ito po ang binibigay sa atin ng Ulta Bio at bantay na bantay ang ating immune system. Sa mga hindi ko po kayang sagutin na katanungan, pakitawagan lang po ang 0917-110-6580. Yan po ang TOC Health. Tatagutin po nila ang inyong mga katanungan. Basta ang Ulta Bio, huwag po nating pabayaan na hindi tayo nakakatulog para tayo po ay nakakapagdesisyon ng tama. Huwag magdedesisyon pag gutom, pag puyat, at pag malungkot. Ulta Bio ang sagot yan. Thank you so much. Okay. Ay, mag-ano ka muna, boy? Si Karagay ka muna. Nag-miss din natin ito. Maraming salamat. Maraming salamat, boy. Si Karagay, Marichu Permacion Espiritu, Direk Prani Zamora, Direk Joey Nombres, Direk Chaps Manansala. Randy Balaguer, Mark Valencia ng 16 Cent Coffee po sa Silang Cavite. At mahigpit na yakap ng pagmamahal kay Mama Lydia. Ganon din po kay Mama Anel Yaguno at Teacher NL ng Daraga Albay. John and Ching Bautista Silverio, Louis Tolentino and Fer Hernandez, Jun Morondos, Joc Lorendo, Aris Bagtas, Tita Rexy Chanco, Tita Rene and Tita Sophie Angeles, Tito Manny and Tita Norski Garcia, Tito Abel and Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Shone Sebastian, Nestor Nanos, Judy Paras, Dibs Ignacio, Toby Marab and Mama Ana, Dan Clavisillas and Mama Cel, Eddie Letada, Jamie Dasha, Sirox Oracion, Bradley Guevara, Philip Villanueva, Rilin Laramay Abrigo at Paolo Ubalde. Maraming salamat po. Ayan,
At may pahabol si Joe Florendo nating mahal. Oh, palambing po, pabate. Ma'am Lulu, Ricaong, Marge Slim, Fidel Sarmiento. Wow! Kasama ko sila ngayon. Fidel Sarmiento, ito kinukwento ko sa iyo, yung mga bahay, yung mga picture ng bahay. Dati yung presidente ng AAP. Fidel Sarmiento, namimiss na kita mula kay Joe Florendo. Mag-iingat kayo mga anak ka, mga pintor na Pilipino. At sabi naman ni Lara May, agree po nanay, ako nga po, ninang ko, sininang if all of all times na sininang Italimichua. Pero dalawa lang tayo nakakaalam. Yun po ang nakakatuwa sa CFM. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat po kami ay nagiging pantay-pantay at galing sa puso mo po, Nay. Nako, Tito Manny Garcia, ang dami mo na re-regaluhan sa Pasko. Oh, di ba? At sabi ni Philip Villanueva, saan ka pa? Marinig lang ni nanay ang pangalan, alam na kung saan lugar ka. Geography 101 expert. True! Yan ang pinaka-true. Natatandaan ko lang. Natatandaan ang memory niya, sabi ko nga, pag binento ko sa Greenwich yung memory niyan, mahal pe. Pero hindi rin, kuminsan nagtatanong din ako. Sabi ni Tita Sofia Angeles, si Nanay Ason, tuwang-tuwa narinig na tayo. Si Nanay Ason ang pinagdamutan Nanay Ason. ng kanyang paningin. Kaya nasa radyo lang siya. At si Ate Nida ng San Diego, California, nakatutok na. Hello, mula kay Tito Rene at Sofia Angeles. At sabi ni Boy Zicaragay, Nay, malayo po ba ang Quezon sa Zaragoza? Magkalayo anak, pero dahil sa Silex, nagkakalapit na ngayon. Malapit ang na lang. Ganda, ang lapit na. Dumadaan din kami sa Zaragoza. Ayan. At alam mo, Boy, si Catherine Bernardo, you deserve all the best. And this is your first birthday after 12 years na walang kontrabida sa tabi mo. Walang kuko na sa suot mo, sa kilos mo. You're free as a bird. Deserve mo yan, Kat. Because for me, you are a very special girl. Happy birthday, Catherine. Ayaw. O ano ka? Kahit yun. Ay, Boy, sinagay. At si Shoni Sebastian, ganun din. Gusto rin niya, Alden talaga. Mario Labad, anak, magandang tanghali sa'yo. Nakatutok sa atin si Mario. Hello po, ingat po, mainit. Napakainit, grabe, ayan. At naku, ang dami pa sana magpapabati. Kaya lang, may isa ka pa, pasadahan mo nga ito. Naku, ito na nga to si Paolo Conte. Sayang, alam mo, nakakapanginahin itong mga balita kasi maganda naman ang kanyang hangarin. Sana kung nagtuloy-tuloy ang kanyang tahanan pinakamasaya, eh makakabili na sana siya ng kanyang sariling bahay. Pero dahil sa hindi nga nagtuloy-tuloy, naku, hindi na, wala na. Nawala na ang kanyang pangarap. Ano to? Hindi pa ngayon ang panahon. Pero pasasaan ba tayo? Magaling na aktor si Paolo Conte. Hindi mo awala. Magaling na host. Ay, hindi ito ang simula at wakas ng kanyang buhay, yung pagkawala ng tahanang pinakamasaya. Correct. Nagsarado yan dahil sa maraming dahilan. Punong-puno ng dahilan. Pero hindi dito magwawakas ang iyong pangarap na magkaroon ka ng sariling tahanan, ng iyong bahay. Masasaan ba isang araw may darating na proyekto sa iyo? O, malay mo, di ba, makakaipon ka, makakabili ka na uli ng bahay mo. Ganun lang yon. At hindi lang bahay, baka dire-diretso lang magsustento kung nasa mga anak mo. Ganon. Alam mo, hindi ko na nga binasa dito yan eh. May nag-text. Nako, bago ka mangarap ng bahay, magsustento ka muna sa mga anak mo. Ikaw pa naman, si Attorney Angas. Ay. Yun ang sabi niya. Okay. Ay nako, sobrang nanggigigil ako kay Sian Lim. Sabi naman, ay kay Marichu Permasyon to. Ayan. Alam mo ba yung orchids na ibinigay sa akin ni Alden na ibinigay natin kaya Lara May Abrigo? Kinakantahan niya yun ngayon. Alam mo ba? Nanay gave me you. Ganon. At saka winiwisik-wisikan niya. Hintayin mo ang pagkonyat sa'yo ni Freely. Ewan ko sa'yo. Mahal na mahal niya talaga. Oh, di ba? Nakatutok din sa atin ngayon, of course, ang magaling na abogado, Attorney Rene Bueno. Diba? Of course, ng kanyang ano, Rebo. Ano ang kanyang ano? Ano? Oo naman. Law and Beyond. Oo, tinatanong ko si Rebo. Paborito niya si Attorney Rene Bueno eh. Law and Beyond. Ayan, magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Ayokong batiin ang
ang ano, ang Tito Vic and Joey, ang TBJ Defenders. Kasi baka may makalimutan akong batiin eh, magtampu-tampuhan pa. Yun na. Diba? Kapag maayos na ang kanilang kalagayan, kapag sila ay nagkasundo-sundo na, wala nang problema, babatiin natin uli sila ng buong buo. Di ba naman? Okay, ayan. Okay, so James Vincent Navarrete at Mamadang, maraming salamat po. Tita Flory Estrada, Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Cabuca, Banatuan City. Of course, ang kanilang anak na si Beaver Magtalas, bida ng When Magic Hurts, di ba? Malapit na ipalabas. Good luck, good luck. Pupunta raw tayo sa premier night. Reliable Pest Control and Falconet. Hello, Tito Henry and Tita Lily Chua, Tito Henry and Letlet Kokabo, mag-iingat kayo. Elmer Ngon and Cherry Loom, ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Salamat. Mayor Enrico Roque, ang pinakamamahal kong mayor ng Pandibulacan at ng napakapunong-puno, sobra na Amana Water Park. Sobra, grabe. Wala ka na malugaran. Wala ka na mapagkampayan ng iyong mga kamay. Mayor Enrico Roque, mahal kita at naming lahat. Rene and Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, happy birthday again, Ferdy. Tita Wang Javadji, Dr. John Barcelona Bigan at Dr. Elvi Almasan Padlan. Romel, maraming salamat. Salamat, nanay. Nakaisang araw na naman tayo ng Monday. Nasimulan natin na masaya. Dire-diretso natin gawin masaya ang buong linggo. At huwag niyo pong kakalimutan, may SNN pa rin po tayo. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Stay negative, be positive. Kaya natin to. Kami po ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Mag-ingat po tayong lahat. Sobra pong alinsangan. Hanggang bukas, dito lamang po sa Christy for a minute. Mwah. Maraming salamat po sa inyong lahat. May malilili ba kay Christy for a minute? Reina na chica at intriga. Christy for a minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang nakilala ng Reina, Christy for a minute, araw-araw. Ang programang Christy for a minute. Sa rin na ng show